Well, next vlog is yung okay, tayo na yung series ng Bay Area tsaka Ginebra. So kung ano yung nangyari sa game 1, kabaliktaran ng game 2. Kasi yung para maka-score at miscore ito si Nicholson, gumamit sila ng high-low play. Okay? Gumamit sila ng high-low play na kung saan is mapipilitan yung help side defense ng Ginebra na mag-rotate. Kasi may ilalagay kang isang tao, hindi straight post kay Andrew Nicholson. Meron pang bibigyan bago makarating kay Nicholson na high-low play. At saka isa pa sa napansin ko doon, pag hindi si Stan Hardinger ang nagbabantay doon sa Nicholson, nakakascore. So yun yung mahirap, no? At saka na take away ng Bay Area yung passing plays o yung execution ng Ginebra. So nawala yung triangle offense na execution dahil sa ganda ng depensa ng Bay Area. Plus yung puro foul nung nakaraan yung yung binabantayan ni Brownlee si tongue twister kasi basta si Way. Sukong Way, yon si Sukong Way. Limited yung opensa dahil puro foul ang ngayon. Dahil hindi na siya puro foul, nakaka-opensa na siya. So, yun na nga, no? At saka na-limit din si LA Tenorio, na-limit siya. Okay? Manaka-naka yung puntos ni Tenorio this game. And, yun na nga din, although Jamie Malonzo is nakashoot pero hardly a factor. Okay, pero ang kagandahan nun, ginamit itong si Raymond Aguilar, no, para kay Andrew Nicholson at saka to si John Pinto. Well, yun sana, no, sana maging adjustment ni Coach Tim, hopefully. Sa akin lang naman, hindi ko sinasabing ano, sana ma-disrupt yung entry pass kay Nicholson. Kasi kung hindi ma-disrupt yung pasa off the high-low, i-score lang itong si Nicholson. Ang kagandahan lang ng Ginebra is na-control nila yung rebounds at saka meron silang Brownlee. Yun lang. Pero nung fourth quarter, medyo na-contained na rin si Brownlee. Kumbaga, hindi na nila hinayaan na pumotok o umiscore ng marami si Brownlee after hitting yung tatlong sunod-sunod na 3 points. Tatlong sunod yon 3 points. So sinabi ni Brian Gorgie na hindi na nila dapat hayaan na si Brownlee umiscore pa. So dinipensahan na nila. So ganun dapat yung ginagawa ng Ginebra. Mapigil yung entry pass kay Nicholson kasi 1 week pa lang naman. 1 week pa yung next game. So January 4 pa daw. So meron silang mapigil yung entry pass kay Nicholson at tama yun, sisistan yung ilagay nyo doon. At saka, make Andrew Nicholson guard Christian Stradhandinger. Okay? Ubusin nyo yung Nicholson sa foul. Diba? At saka, dapat may katulong si, kasi pag pinagsabay nyo si Japet at saka si Sistan, babagal kayo kasi big eh. Kasama pa si Brownlee. So yung dalawang guards should pressure more. Okay, yun yung sinasabi ko, factor dito si Pringle eh. Sa tingin ko si Pringle ang factor dito kasi sino ang makakapigil kay Pringle one on one. Diba? Kahit itong si Kobe Lam, hindi kayang depensahan to si Pringle ng single coverage sa tingin ko. With Stanley Pringle skills, hindi niya kaya si Pringle lang siya mag-isa. So sana pagpasok ni Pringle, magkaroon siya ng immediate impact para naman hindi mahirapan si Scottie tsaka si LA. Tsaka gamitin din si Pinto. Tsaka si Pesumal, no? Pag ginamit, sana makashoot. Para bumuka yung magkaroon sila ng driving lane kasi yung ginagawa nung Bay Area kinunjes eh. So parsado ka ngayong tira ka ng tira sa labas para bumukas yung loob
eh hindi pumapasok. So, yun na yun. Kasi naging bentahin ng Bay Area is marami silang nakuhang fouls dahil naging aggressive sila. So, ganun din dapat yung Ginebra. Aggressive sila pag hawak nila yung bola. Parang nung game 1, aggressive sila para marami silang foul na nakuha. And yun na nga, di ba yung ball, yung individual defense mo kay Glenn Young, tsaka kay Kobe Lam, sa backcourt, yung defense sa backcourt should be a priority on game 3. Kasi yun yung mga magbibigay ng bola dito kay Nicholson. Off that high-low. Sana ma-counter yung high-low at ma-counter yung pick-and-roll game nung Bay Area. Kasi gumagalaw na sila ngayon. Hindi na sila tumitira lang sa 3 points. Pumapasok na sila sa loob. So kaya natalo yung Ginebra dahil hindi nila na-stop at hindi pa sila nakascore. So yun lang yun. Hindi sila nakascore at hindi nila napigilan yung Bay Area. Kaya 1-1 ngayon. Maganda, 1-1. Pero yun na nga, di ba? Malaking dagok sa PBA yun pag natalo yung Ginebra. Pero sana, kung mananalo yung Bay Area, in a fair manner. Huwag naman yung halatang luto kasi nakakahiya naman. Nag-iimbita tayo tapos lulutuin natin. So yun lang po.